ayun mga kabi, welcome back sa ating panibagong vlog, no? So tagal-tagal na natin hindi nakakapag-vlog. So for today's video mga kabi, tuturuan ko po kayo kung paano natin na-convert yung isda ng dagat o fresh water mga kabi, tulad lang ng mga ganitong tubig, no? So tuturuan ko kayo step by step mga kabi. So bago nyan, isubscribe nyo muna ang ating YouTube channel at huwag nyo kalimutan i-hit ng notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin na video mga kabi. So para to sa mga nagtatanong sa akin kung paano ko daw sila na i-convert to fresh water, no? So yun yung ating tatalakayin mga kahabi. So samahan nyo ako mga kahabi. So dito tayo mga kahabi. Puntahan lang natin yung ating mini backyard dito. Dito sa may bandang ibaba. Yan. So ito ngayon yung isdang dagat natin. So bago nyan, papatukain ko muna yung mga manok dahil magugulo. Ito yung ating mga manukan. Iingay na. So ito mga kahabi, no, step by step natin gagawin. So for example lang mga kahabi, ito yung isdang dagat natin. Pero isdang dagat po talaga ito, no. Yung tinatawag nilang ibis, so masarap sa kinilaw yan. Tapos meron pa tayong ditong snake head. Asan na ba yun? Ayun, no, nasa dulo, ayun, nandun. Hindi natin masyadong maano. Yung snake head natin nasa dulo banda dito, oh, ayan, oh. Ayan po siya, so masiglang masigla po yan, ayan, oh. Ayan po siya, oh. Ayan yung itsura niya, ayan. So maraming nagtatanong sa akin kung paano ko nga ba daw sila napasanay dito sa isdang tabang, ano. So ito nilalagay natin dito kasama na yung mga isdang tabang. So makikita nyo yung tetra natin. So hindi po yan scam, no. Makita yung skirt black tetra natin dito, may mga zebra danios, ayan. Tapos nandito na yung isdang dagat. So makikita natin to sa mga mangrove, no. So kung anglers ka, alam mo yung klase ng isda na to, no. So ito po yung mangrove snapper na isda mga kahabi. So maiba lang yung pangalan sa ating mga nangungulekta ng mga isda, is tinatawag din to ng snakehead. So maraming pangalan din na isda nito. Pero kapag anglers ka, so ito yung tinatawag namin na mangrove snapper mga kahabi. So asan na ba yung isdang dagat natin, niya dalawa? So ayun, oh, nasa dulo. Ayan yung tinatawag nilang ibis. So ang ginagawa ko nyan mga kahabi, step by step mga kahabi. So una nyan, kailangan meron kayong tubig dagat, no. So mga hanggang dito lang siguro, kalahating ganto, 10 by 10 by 10 tong ano aquarium na to. So kalahati lang siguro ganyan. So first din yan mga kahabi, lagyan nyo siya ng mga ano lang, kalahating gantong tubig na tabang. Ito. So ito yung takalan namin ng ano, pagkain ng manok. Tsaka dapna, lagayan ng dapna. So pwede din ganito para madali lang natin ma-set up. Ayong lagayan ng yan, ito mga kahabi, lagayan ng stick, oh, no. So pwedeng punuin niyo yan ng tubig na tabang. Tapos niyan, i-mix niyo dito sa dito niyo, i-boost niyo lahat dito sa aquarium na to. Pwede din gantong aquarium yung set up niyo kung ganito. Ano to? Hindi ko lang alam kung anong sukat nito para, pero maganda dito na lang sa maliit, no, pang beta tank or pang guppies. So kalahati lang dito, tubig dagat tong kalahati dito. Tapos haluan nyo yung first din niya, haluan nyo ng isang gantong tubig tabang, ano mga kahabi. Sabay ibuhos nyo dito. So obserbahan nyo muna kung kakayanin ba nila. So first day lang yan. Or pwede din umaga mga kahabi, umaga nyo lagyan. Check nyo din umaga, tanghali, hanggang hapon kung kondisyon pa ba yung isdang dagat natin. Kapag kondisyon pa din mga kahabi, sa hapon naman re-repilan nyo din, lagyan nyo din ng ganto, isang ganto pa din, no, hanggang sa susunod na araw, hanggang sa mapuno mo to na tubig tabang na siya, na konti na lang yung tubig alat. So siguro sa akin kasi mga ano lang to, one week lang, 3 days ko lang tong naging ano, naging na-convert ng ano, tubig tabang, no. 3 days lang mga kahabi hanggang sa napuno ko to, itong lagayan na to. Ayan. Tapos ngayon ang ginawa ko mga kahabi, nag-change water ako. Ang ginawa ko, tubig tabang na lahat. Ayun, naging condition naman sila. At ngayon, nakita nyo naman, hindi scam ang sisigla nila dyan sa loob, oh. Ayan, oh. Ayan mga kahabi. Ayan.
masiglang masigla. Ayan o. Ayan. So masiglang masigla mga kahabi, hindi scam, no? Napasama na natin sila sa Tetra tsaka Danyo. So dati ang kasama nito yung mga cichlid ko, no? Ngayon sa katagalan ng ano, nagmumult na yung mga cichlid ko, unti-unti na siyang inaaway. Kaya yung mga cichlid ko mga kahabi, binaba ko na, ay nilipat ko na sa ibang lagayan. So ang nilagay ko na lang dito, Tetra tsaka itong Danyo. So ano lang din mga kahabi, konting ingat lang din sa asa na yun, yung isdang yun, dahil nangangain din niya ng ano, ng mga maliliit na isda, no? So yung prey niyo wag niyo isama dito. Yung itong Danyos na to, hindi mahirap naman. Ayan, mahirap din naman yung mahuli yan dahil magalaw. So ito siya, kapag nasa aquarium siya, hindi siya masyadong ano, malikot. Steady lang siya, tapos mahina lang siya lumangoy. Pwera na lang kapag nasa ano talaga, nasa tubig dagat, and hindi nyo madaling mahuli yan, no? So sa susunod naman na susubukan kong i-convert yung clownfish, no? Yung Nemo. Palabas na Nemo, alam nyo yun. So yun yung susubukan ko, no? Kapag meron din akong mahuling ganun sa dagat. So ito huling, nahuli ko lang to sa dagat, no? Sa tuwing ako'y nang lalambat o sa tuwing gabi, nahuhuli. Kasi madaling mahuli yung isda kapag gabi. Ayan. So naka-steady lang sila. Di natin alam, tulog yata sila nun kapag gabi. So yun nga mga kahabi. So nakita nyo naman, hindi scam yung na i-convert natin. So ito, magwa 1 month na to dito sa ano ko, dito sa aquarium ko, no, sa pag-aalaga ko dito. Ito naman mag 1 week pa lang to mga kahabi, ito bago pa lang. Pero titingnan natin to sa mga vlog natin. I-update ko lang kayo, no, kung susurvive ba sila. Pero okay naman sila mga kahabi, sumusurvive naman sila, kumakain din naman sila ng PU1. So ito yung pagkain ko sa kanila. Ito, try natin silang bigyan, no. Ayan. Dito. So kakapakain ko lang kanina, pero kumakain sila ng PU1. So maganda din dito ilagay yung mosquito, yung mga itlog, ayan, no. Kumakain na sila, oh, yun. Ayan. Hindi iska mga kahabi, kumakain sila, ayan, no. Oh. Ayan. Kumakain sila ng PU1. Ayan po. Isdang dagat na i-convert natin ng tubig tabang. Ayan. Hindi scam. So, sa mga nagtatanong din kung bakit yung tubig ko dito sa aquarium kahit sa pond is malinaw, no? Nilulumot na yung mga ano natin dito sa loob, yung mga bato. Ayan. Hindi po talaga ako nag-change water, no? Kung makita nyo, buhay na buhay yung lumot dyan. Ayan, yung mga lumot dyan, buhay na buhay. Pero yung tubig nila is still ano pa din, nasa kondisyon, no? Ito din dito, nilulumot na rin dito yung filter natin. Ayan, makita nyo yung lumot dyan. So hindi ko po yan tinatanggal ng lumot ng yan, mga yan, mga idol. So nasa kondisyon lang yung tubig natin. Ang ginagawa ko na lang dito kapag nilulumot gaya nito, ayan, mga lumot yan. So kinukuskus ko lang dito. Ito yung gamit kong pangkuskus mga kahabi. Ganto. So maganda to kasi iganyan mo lang, o sasampo lang ko lang kayo. Igaganyan nyo lang yung mga lumot mga kahabi. Tatanggal na yan. Ayan. Hayaan nyo munang maging malabo yung tubig. Meron naman kayong tinatawag na, ayan, may water pump kayo, hayaan nyo lang dahil sisipsipin naman yan, titinaw uli yan, lilinaw uli yung tubig mga kahabi. Ayan o. So kung makikita nyo, puro lumot na tong gilid dito. Kasi dito lang banda yung lililinis ko, no. Dito hindi na, para sa ganun, hindi masyadong kita yung ano. Para hindi masyadong kita yung isda dito. Ayan. Dito lang talaga yung plain. So ito lumot yan, yan. Hindi nyo makita yung isda sa loob, no. Ayan, hindi nyo masyadong kita. Dito lang talaga sa harap yung nililinis ko para kitang kita. Tapos minsan din mga kahabi, pinapatayan ko lang to ng ano, water pump. So at least meron naman silang mga plant dito. Meron tayong mga plants. So nagiging ano din yan, oxygen sa kanila. Kaya pinapatay ko minsan. Tapos pinapaandar ko lang dito kapag sa tingin ko medyo may mga lumot na lilinisan ko dito. Ito katapos ko lang naglinis kanina kasi hindi na masyadong makita yung isda eh. Dahil sa lumot dito sa loob ng itong nakadikit dito sa
mismong glass ng aquarium. Pero malinaw yung tubig, mga kakabi. Ayan. Tapos dito din, still condition din yung tubig natin, mga kakabi. Ayan, yung goldfish natin na putol yung ikog. Oh. Ikog, yung buntot pala. Ayan. So kinakain to ng fighting fish. Ayan, pero buhay pa siya, mga kakabi. Ayan, oh. Wala ng buntot. Pero lumalangoy pa, ayan, oh. Hindi po yan scam. Mag-ano na yan dito. Siguro magwa 1 week na yan ganyan. Ewan ko lang. Oh, yun oh. Ang bilis pa rin niya lumangoy. Pero patuwad nga lang. So yun mga kahabi. Sana meron kayong natutunan sa binigay ko sa inyo na tips. No? So pwede nyo susubukan yan para sasabihin yung totoo talaga. No? Follow lang yung binigay ko sa inyo na tips. Gagawin nyo lang yun. Kayang-kaya nyo yan mga kahabi. So bago tayo maghiwalay-hiwalay mga kahabi, huwag nyo kalimutan i-subscribe ang ating YouTube channel. At pakihit na rin ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod natin na mga video mga kahabi. So yun lang, maraming salamat po. Subscribe, Vlogstar Love.